Hi guys! Welcome back to my channel at ngayong ating recipe is ube Spanish bread. Ang kailangan lang natin ay maglagay tayo ng 4 cups of flour or bread flour sa ating lagayan. So, after nating ilagay ang 4 cups of flour or bread flour, i-ready naman natin yung ating dried ingredients, other dried ingredients like sugar. So, ilagay natin yung 1/2 cup of sugar. Yan. At yan ay tamang-tamang tamis lang para sa 4 cups of flour. And then, 2 teaspoon of yeast. Yan ang tumutulong para magpaalsa sa ating tinapay or bread. And then, after that, lagay natin yung 1/2 teaspoon of salt. Yan. So, mix lang natin yung mga dried ingredients natin. Combine, well combined dapat. And then, gawa tayo ng butas sa gitna to prepare naman para ilagay yung ating water. Ang water natin ay dapat 1 cup and 1/2 cup of water, so overall is 1 and 1/2 cup of water. So after naman yung water ay ilalagay natin next ay 3 tablespoon of butter. It's up to you guys kung gagamitin nyo unsalted or salted butter, but ako I prepare salted butter kasi feeling ko mas nakakatulong siya ng maging malasa or well balanced yung aking tinapay kasi at mas nagustuhan ng aking customer yung ganyan. And try mo yung unsalted guys if you like, pero yan ay sa aking mga customer like din nila talaga dahil yan ang una kong nasubukan, although naglagay na tayo ng salt. So it's I prepare salted butter pa rin. And then next nating nilagay ay yung ating purple yam flavor or tinatawag nating ube flavor. So yan ang flavor na tutulong sa ating ube Spanish bread. Para siya maging ube Spanish bread na tinatawag. So yan lang guys, mix lang natin sila bago natin namasahin sa ating mga kamay. O ngayon kung meron ka namang stand mixer katulad ko na tumutulong sa akin sa negosyo ko ngayon, i-mix lang natin siya ng 8 to 10 minutes sa ating stand mixer. Subok ko na yung aking mga ginagawang tinapay. Ganun lang, okay na siya. Yan, lagay natin sa stand mixer ko ang aking tinapay na ginagawa. At isiset ko lang siya. So, sa pinaka, ano niya, pinaka mabilis na settings. Yan. So, ayan na nga siya. After 10 minutes, yan, tanggalin lang natin siya doon sa ano. Hindi ko na siya tinatanggal sa bowl niya kasi yan lang naman ang gagawin ko. So, ang gagawin ko dyan mamaya ay lalagyan ko siya. Lalagyan natin siya ng oil para hindi siya dumikit, guys. Although, mapapansin nyo, masyadong watery or masyadong malambot yung dough natin. It's okay guys, huwag kayong mag-alala kasi yan yung nakakatulong para mas malambot yung tinapay natin. Yan ang aking nasubukan, mas malambot siya kapag watery yung ating ano, not so much watery naman na tinatawag, but the same texture guys, malambot ang ating dough. Yan. Para hindi siya dumikit sa bowl or maging firm siya, maglagay tayo ng pahira natin paikot yung ating dough ng oil. Or kung wala kang oil, mas prepare mo yung butter, it's fine. It's okay, but prepare ko yung oil kasi
Yun yung madalas kong ginagamit. Yan, pahiran lang natin siya paikot at saka yung bowl natin. So ayan, takpan natin yung ating lagayan, yung nilagyan natin ng dough para i-rest natin ito for 2 hours or more. Ayan. At kung gusto mo mas maalsa pa, i-rest mo siya ng more than 2 hours is fine. But 2 hours is enough para pwede na siyang i-bake. So iwan mo na natin to ng 2 oras o mahigit pa ayon sa gusto mo. So ayan ang taas na niya, umalsa na ang ating dough. So ready na. Ayan, kung tatagalan niyo pa yung inyong pagbabad o pag-rest sa ating dough ay mas mataas pa dyan. Aabot pa yan ng lampas ng ating bowl kung yan ay lampas sa 2 oras. So since ito ay 2 oras ko lang binabad at gusto ko na siyang lutuin, yan, alisin niyo lang yung hangin sa loob bago niyo i-mold ang ating Spanish. Yan. So, lagay ko lang sa aking pagmumoldan ang aking Spanish. Itong Spanish bread, guys, ay mayayari ko ng 2 dozen. Yan. It's up to you, guys. Pero malalaki na yun, ha. Kaya nyo kung mas kaya nyo mas paliitin, it's up to you. Pero ito na yung nakasanayan naming sukat at binibenta ko 2 dozena sa isang ingredients na binigay ko sa inyo ngayon. Yung 4 cups of flour natin. So, 1 dozena siya. Yan. Kung gusto mong pare-pareho ang sukat o timbang, may timbangan ka dapat. So, ako, may timbangan ako kaya lang dahil kami lang kakain na ito, hindi ko na naman sa titimbangin. So, ayan guys, hatiin mo sa gitna and then yung isa, hatiin mo ulit sa gitna at kailangan ma-cut mo ito sa 12, itong kalahating dough na kinuha mo ngayon. So, 3 and 6, yan. Guys, bilugin lang natin siya sa ating kamay. I-mold lang natin siya ng pabilog. And then, i-flatten natin dun sa gusto nating shape or katulad ng shape ng original Spanish bread. And then, flatten natin siya ayon dun sa gusto nating pwede naman siyang pare-parehong pahaba or oblong. Yan. Tapos, lagay natin yung pin-repair nating
feeling. Yung feeling po natin is butter feeling na may ube flavor din, guys. So meron tayo diyan sa ating ilalagay ko sa description ko yung ating feeling din, na ang kaibahan lang ay dinagdag natin is yung ube flavor. But it's a butter feeling na may ube flavor lang. Ayan lang ang kaibahan natin dun sa original feeling ng Spanish bread natin, guys. So, lagay lang natin siya sa gitna and then close natin. Yan ang pagganyan. Or it's up to you, guys, kung paano siya isasara. Meron na akong sinasara minsan ngayon na paikot na siya, na hindi ko na nililiitan yung dulo. Ito kasi yung una kong ginawa, pinaliitan ko yung dulo. Parang mas prepare ko ngayon yung pare-pareho yung size, na pinlaten mo ng pare-pareho yung size at hindi pinalit yung dulo. So for now, ito muna, nakikita nyo sa video. Yan, tapos i-dip natin or i-roll natin siya sa ating breadcrumbs. So yan. So depende rin sa breadcrumbs namin, nakukuha tayong malalaking breadcrumbs, maliliit, ayan. Ito medyo malalaking breadcrumbs yung nakuha ko. So may mas maliit akong nakita o nakuha dun sa mga bago kong mga orders. So yan, isa rin sa nagpapalasa yung breadcrumbs natin pag naluto, ayan. So ayan, guys, dapat yung ating oven ay napainit na natin sa ngayon pa lang. At isasalang natin ito sa 180 degrees Celsius na init at 18 to 20 minutes, guys. At luto na yung ating Spanish bread. So ayan, ayan na ang ating Spanish bread, ang ating cook with love Spanish bread, guys. Ube Spanish bread. Hindi ko nakuhaan ng yung video. Akala ko naka-on kanina yung paglagay ko sa oven. But here na, guys. Ayan na. Super lambot ng ating Spanish bread. Ube Spanish bread. Para magkaroon ng flavor yung ating original bread, Spanish. Kung feeling nyo medyo bored ka na dun sa original. Ayan. At marami pang flavor na pwede mong gawin dun sa Spanish bread. But this time, ito muna yung ating flavor for now. Ube Spanish bread. Or purple yam. Kumbaga sa iba, kung sa hindi nakakilala na hindi Pinoy, ang tawag nila dyan ay purple yam flavor. Ayan. At meron na rin ako mga customer na ibang lahi. So, ang tawag nila ay, can I order purple yam bread, please? Ayan, guys. So, isa yan sa pwede mong maging negosyo. At thank you, guys, for watching. At sana na may natutunan na naman kayong recipe sa akin. At pwede nyo magamit pang negosyo o kahit sa pangbahay nyo lang at pang snack o merienda ng inyong pamilya. So, guys, please don't forget to subscribe and thank you for watching. God bless us all. Spread love, not hate. Bye-bye! See you on my next vlog. Bye-bye!